Una siyang nakilala noong 2006 bilang big winner ng Pinoy Big Brother at ngayon isa na sa pinakahinahangaang aktres sa bansa. Oh, may chika-chika rin dito. Ang hirap talaga pag ano, kaibigan. May, kasi sinasabi ko lang, nakabatch na si Bax sa TVB. Di ba, Kimi? Yeah. Kaya huwag na po natin patagalin pa ang mga kapatid, the Chinita Princess herself, Kim Chu. Good morning, guys. Hello. Good morning, mga kapatid. Good morning. Hi. Kim, I'm so happy for you. Is it? You are? Ikaw, tiklase ka talaga. Hindi kasi si Kim, kung kabatch na si Bam, mga bata pa sila. Totoo. First kayo, di ba? First teen, BBB teen. Tapos this time, you're coming into Linlang. How was it like for you? Because this was such a big project. Ito ba yung pinaka-big and most challenging na project ever tinanggap mo? So far, sobrang natakot talaga ako sa project na to. Not na nakakatakot siya, pero hindi ko alam kung kaya ko siyang gampanan as Juliana. And ayun, I took the challenge and parang okay naman. Super okay! Okay naman! Okay. Nag-factor ba sa'yo na pwede kang kainisan ng tao? Yun din yung kinakatakot ko na parang this is very not Kim Chu branding. Pero gusto kong mag-grow as an actor, gusto kong mag-explore sa mga characters na ginagawa ko dito sa showbiz kasi syempre ang yung opportunities naman hindi naman yan nagagrab mo lang eh. So parang gawin mo na hanggat kaya mo pa. Parang ito nga eh, ginulat mo lahat, di ba? Sa pati siguro yung sarili mo, meron ka bang ikinagulat yung mga bagay na hindi mo alam kaya mo pala? Opo, kaya ko palang maging dairy. Tinanggal ko yung mga funny laughing Mamaya ka na, magpalit muna tayo ng anyo. Pero yun yung kagandahan pag nag-acting ka. Kasi parang kaya mong gampanan ang isang character. Kasi character lang naman, di mo naman isa sa buhay. Huwag naman sana. Huwag naman isa buhay si Juliana. Pero yun yung nakakatuwa na, di ba as actors, parang na-explore natin yung mga iba't ibang mga hindi natin nagagawa. Paano ka napaprepare ng ganyan? Dahil ibang-iba sa totoong Kim Chu, ano, may kinaibigan ka bang medyo mas... Wala naman! Hindi pa paano mo nalaman kung paano mag-preparation? Kinaibigan akong nang lalalaki. Dapat yung preparation, paano mo prepare? Kasi medyo malawak ang kailangan pag-iisip mo dito. Kasi meron sila mga eksena, mami, na talagang matatawag mong maselan. Hindi kadalas na mapapanood mo si Kim na gagawin yun. Kaya may shock factor siya. Hindi lang siya, halos lahat sila. Sina Kyla also, yes, diba? Yeah. Sina Paolo. Para sa'yo, ano yung, what was it like for you yung day one? Day one, sobra akong kinabahan. As in, hindi talaga ako nakakain, hindi ako na... Kasi sobrang, hindi ko alam pa paano ko siya sisimulan. Pero, shout out sa director namin, Direk FMR. Yes, sobra siya talagang nag-guide. And siya talaga yung siya yung nagtayo ng character na Juliana. So, ginagaya ko na lang siya in the first few weeks, months, hanggang sa magamay ko na yung si Juliana. Ano ba yung magiging iba sa kwento ni Juliana? Or at least meron ba tayong bagong makikita dito sa iyahandog niyo na teleserye version ng Linlang? Yes, this is the longer version. Nice. Ito na yung mga marami silang hindi pa napanood. Actually, 60% pa ng Linlang ang hindi nila napapanood. Marami pa talaga. So, yun, very excited na rin dahil mas mapapaliwanag yung character ni Juliana. Kasi doon sa pinalabas namin last time is hindi pa masyado na-explain. But this time, napakadami pa. And then, meron pang mga characters na mga unfold, story na ma-reveal. Madaming pa. Kaya gabi-gabi yan. May nag-standout ba sa'yo na reaction ng fan doon sa character mo si Juliana? Nag-standout? Every time may tweets na nababasa ko sa social media, gusto nila akong saksakin, gusto nila ako sabunutan, straight daw yung hair. At saka sweet pa rin ang magkakasabi ni Kim, diba yung gusto nila akong saksakin. Sabunutan, straight daw nila yung hair ko. Yung nainis talaga sila. Pero natutuwa naman ako. Kasi at least natatanggal nila yung inis nila sa buhay. Sa akin na muna. Sinalo mo muna. Ako na muna. Sasalo na mga inis ninyo. Lalo na ngayon, gabi-gabi na nila mapapanood dito sa TV5.
napaka-effective, di ba? Oh, yun ang ibig sabihin. Napagiging yeah, very happy talaga. At si Juliana, ano, bag collector din ba siya? Yes, yes. Wow. Not so. Parang si Kim yun. Si Kim Chu yun. Oh. I love that. Diba? So, kwentuhan mo naman kami tungkol sa House of Little Bunny. Oh yes, that's my business. Hello. Oh. Nice, congrats. Okay, yeah, what is it business. About? Nagbebenta ka ba ng bags? Yes, okay. Yes. Kasi gusto ko talaga ng mga bags. Parang guilty pleasure ko siya mm-hmm. na parang pag may gusto ko mag-reward sa self ko, gusto ko ng bag, something mm-hmm. nice. And then I want something na ma-afford din ng maraming right. tao. Pero ayan. Yung product is genuine leather. Oh. So, and stylish. Hindi yan. Damit niya. yung bag. Yan, yan, yan. Tapos yung logo niya parang Infinity 8, swear to sa Chinese. Oh. So, maraming color and then genuine leather. So, oh. And affordable price pa. Yung price range mo, Kim, sabihin na natin, from ano yung pinakamura sa pinakamahal? Pinakamura is nasa 3,000, 2,000. Yes. Yeah. Mahal is nasa 6 plus 7. Kung first time akong bibili, Kim, from House of Little Bunny, ano yung masuggest mong bilhin ko? Ay, yung ano namin, timeless. Timeless? Yes. Okay. Kasi yung mga designs niya, para siyang medyo malapit-lapit sa mga signature bags din, like Hermes, Chanel. Oh. And you know your bags very well, kasi si Kim talaga, maganda yung taste niya. Pagdating sa brands, not just because of the brand per se, pero alam ko you go for functionality yes, din. Yes, oo. Para sulit naman. Yes. Log in kayo, houseoflittlebunny.ph. Ay, bakit nga ba House of Little Bunny? Sino si Little Bunny? Ikaw ba si Little Bunny? Little Bunny? Hindi naman. Wala lang. Hindi, di ba? Parang, Little Bunny, Bunny kasi is ano, nagmultiply. Okay. Yes. Nice. Oh. So, parang ganun yung ano niya sa Chinese. Yung idea niya. Idea niya, nagmamultiply so, sila ng mabilis. Prosperous, abundant, infinity, and lucky. Multiply. And multiply. Pinagsama-sama yes. na. Yes, pinagsama-sama natin. And thank you sa lahat ng mga tumatangkilit ng mga bags ko. Magkaroon kami ng mga bagong designs next month. So, for sure, kung yan, pareho kayong taste ni Kim Chu, di ba? Kasi yan yung mga bag na siguradong gagamitin mo. Yes. So, kita natin dun sa kanyang bags na talagang na-infuse doon yung pagiging Chinese ni Kim. Pero may isa pa siyang identity na hindi natin pwedeng hindi banggitin ang pagiging Cebuana ni Kim. Katatapos lang yung sinulog. Gaano ka-special para sa'yo bilang Cebuana yung sinulog? Kailan ka huling nag-celebrate ng sinulog? Pre-pandemic. Pre-pandemic pa. Matagal na. Kahapon yung sinulog. Hello sa Tanang Bisaya na nagtanaw karon. Hello. Happy sinulog. Hello. Sobrang special talaga ng sinulog this year kasi sobrang laki niya. Yes. And then, ano't culture talaga. Mm. And then, makukulay, mas sumasayaw, mga nakagown. Mm-hmm. Santo Niño talaga. Parang, it's a celebration of faith. Mm-hmm. Eto na, Kim, pagka gumawa ka na isang bagay, katuntun din lang, napaka laki at napaka iba dun sa ginagawa mo. Paano mo ngayon lalagpasan yon? Anong next para sa'yo? Si Mami G. Ano kaya? Ano lang, I live in the moment. Parang nice. Less expectation, mas hindi ka ma-pressure. Parang kung ano yung ngayon, meron ngayon, yun mo na-enjoy mo. Kasi kung isip mo na, ano gagawin ko na, hindi mo na na-enjoy kung ano yung natatamasan mo ngayon. Magiging anxious ka for nothing. Yes, parang magiging worrier ka, ang dami mong iniisip, pagkaka-anxiety ka pa, why not live in the moment? Galing. Pero balita ko, meron ka pang isa pang teleserye na dapat abangan in the future. Well, mes, sana. yung kay Paolo Avellino. Yes. Ano, mini-series naman yun. Mini-series naman yun. Mini-series. Kim, imbitahan mo silang lahat manood ng Linlang mamaya. Yes! Ang mga kapatid. Wow, first time. Hello, first time ko pala dito. May 3 wishes ka. Oo, hello mga kapatid. Mamayang gabi na po, 8:45 p.m. The biggest drama of 2023 is now on TV. Ito po ang teleseryeng magpapakita ng ibang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Buong-buo niyo na pong mapapanood ang panlilinlang sa telebisyon. Kasama ko rin po dito si Paolo Avellino, JM De Guzman, Kayla Estrada, Miss Maricel Soriano at maraming-maraming pa pong iba. Mga kapatid, Linlang, the teleserye version. This is directed by FM Reyes and Jojo Sagin. Mamayang gabi na po yan, kaya tumutok na pagkatapos ng FPJ's Batang Quiapo sa TV5. Maraming salamat po. Salamat! Good job, Kim! Good job! Ako yun, maraming salamat, Kim!
naman, lagyan niyo naman na ano, parang burlakin. Muntik niya pa ba, lamatan yung sarili niya. Thank you. Salamat, salamat. Ako pala. At ngayon, thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.